siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Kapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maalam. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamahadala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Ito ang PBS, Delta Broadcasting System. DWXI, yung bilang ng mabuting balita. Yung bilang pinag May problema sa kalusugan? Di na problema yan sa programang Kalusugan Mula sa Kalikasan. Kasabay ng pag-usad sa modernong panahon ang samut-saring suliranin sa kalusugan at pagtaas sa presyo ng gamot. Kaya mahalagang balikan ang nakagawian sa natural na lunas ng katawan. Makinig at kumonsulta Lunes hanggang Biyernes kina Feli Gayong at Sister Soli Gayli. Alauna hanggang alas dos ng hapon sa programang Kalusugan Mula sa Kalikasan. Natural healing at back to basic tayo. Kalusugan Mula sa Kalikasan. Dito sa DWXI 1314 kHz sa inyong pihitan. Mag-crystal herbal oil tayo sa araw at gabi at sa tuwing kinakailangan. Mag-crystal herbal powder din sa lahat ng oras upang tayo ay maprotektahan. Mag-crystal herbal oil tayo sa araw at gabi at sa tuwing kinakailangan. Mag-crystal herbal powder din sa lahat ng oras upang tayo ay maprotektahan. Sa pangangati,
balat kirot sa pamamagat tasman ng katawan at hapak sa pangangamoy tanggal lahat sa mga problema nyo. Crystal Herbal Oil tayo sa araw at gabi at sa tuwing kinakailangan. Mag Crystal Herbal Powder din sa lahat ng oras upang tayo ay maprotektahan. Halina kayo! Sa ating herbalist na si Feli Guy Ong. Puntahan natin siya sa pinakamalapit ng tanggapan sa buong kapuluan. Bumili na na ng Crystal Herbal Oil and Powder sa pangangati, bukol at kirot, sa pamamagat, pasman ng katawan, at sa pangangamoy, tanggal lahat sob na problema nyo. Mag Crystal Herbal Oil tayo Crystal Herbal Powder din sa lahat ng oras upang tayo ay maprotektahan. Mag Crystal Herbal Oil and Powder, Crystal Herbal Oil and Powder, Crystal Herbal Oil and Powder tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Sister Soli Gailey. At nakikinig po kayo ngayon sa aming programang Kalusugan mula sa Kalikasan. At nandito na rin po ating Master Balis, Sister Feli Gayong. Good afternoon sa iyo. Yeah, magandang tanghali din sa iyo, Sister Soli, at ganun din sa mga tagapagkinig dito sa ating himpilang pinagpala, DWXI, 13-14, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2. Marami po kayo matutunan tungkol sa ating gamutan ng natural na pamaraan. Back to basic. Back to nature po ang ating usapan. Isa nang nandahilan nating karamdaman, kung marunong lang tayo magbalanse, singaw ng init, hangin, lamig sa loob ng ating katawan. Dahil dito nagsisimula ating karamdaman. Kaya pag ang panahon ay hindi maganda, nagloloko, apektado ang ating kalusugan, bawat isa. Kaya kailangan sumunod tayo sa tawag ng kalikasan. Law of nature, batas ng kalikasan ay dapat susundin. Ano mga batas ng kalikasan? Example, sorry. Tawag ng kalikasan, huwag tayo magpapalipas pag tayo nagugutom, kumain agad at huwag i-delay. Lalong-lalo na yung mga nararamdaman natin pag nakapapunta sa CR, huwag natin itong pipigilan para hindi magkaroon ng reaksyon lalo sa kidney. At yung wasnong pag-inom ng tubig, napaka-importante po yan dahil yan po ang kinakailangan sa araw-araw. At yung pagtulog natin, wastong oras at tugmang oras para makapagpahinga naman ang ating mga organs. At pag yan ay natili natin sa tamang ginagawa natin, medyo malakas ang ating resistensya. Hindi tayo basta kakapitan ng mga sakit, ika nga. Kaya alam mo yung COVID, buong mundo, natatakot. Pero hindi niya alam, may gamot. Marami hindi napapagaling. Dapat unahin natin sa natural na pamaraan ng gamutan, pag may sipon, ayusin yung sipon. May ubo, ayusin yung ubo. Saan galing ang sipon? Kadalasan, pag taglamig. Malamig ang panahon, sipon naglalabasan. Pag may sipon, susunod, obserbahan mo, uubo ka na. At isa pang dahilan, yung pangangati ng inyong lalamunan. Nalamigan yan eh. Nahanginan eh. Hindi natin nakikita ang hangin, nararamdaman. Kaya pag puno kayo ng hangin, automatic, minsan nag-high blood din eh. Pag halimbawa may lagnat kayo, hindi naman kayo high blood, low blood pa nga eh. Biglang nag-high blood. Hindi naman agad-agad inom kayo ng high blood na gamot. It depends. Nahihilo ka na ba? Namamanhid ka na ba? Ay kung wala, para back to normal, ayaw mo, bumaba muna ang iyong lagnat. Pag bumaba ang iyong lagnat o sumasakit ang iyong ulo ay nawawala, automatic, mawawala na rin ang high blood. Pwera lang kung talagang may record ka na nga high blood. Dahil sa kinakain mo, nakaka-high blood, ng mga pagkain.
kaya ka na high blood. Alam po ninyo, ang sakit, hindi naman basta-basta darating na walang dahilan. May mga dahilan. Hindi pwede tayo nakakonsentrate sa isa lamang. Pag yan ang kinonsentrate mo, talo. Sigurado, darating ang sakit na hindi nyo mahanap at hindi nyo alam paanong ayusin. Puro gamot na lang ang ating tututukan. Mali. Maraming dahilan ng sakit. Una, sa panahon. Case to case. Climate change na talaga eh. Kaya pag sinabing climate change, that's the nature. Wala tayong magagawa. Palakasin na lang ating resistensya, bawat isa, yun na lang ang tunay na panlaban. Hindi po ba nyo napapansin? Pag taglamig, ang sarap ng iyong pakiramdam. Kasi gusto nyo yung lamig na yan eh. Halimbawa, punta sa Tagaytay, punta sa Bagyo, yung mga kaya, lusot. Yung hindi kaya, papuntahin mo. Pagbalik dito, may rayuma na, may sipon na, inuubo na. That means to say, hindi siya hiyang. That means to say, hindi siya sanay. Sanay-sanayan lang tayo eh. Kaya itong COVID, itong virus, nakatira na sa mundo. Kasama na natin sa ayaw sa gusto. Noon-noon pa. Hindi lang ngayon naglabasan. Noon-noon pa. It depends. Ang kailangan bawat isa, masaya. Be happy. Don't worry. Kasi pag narinig yung salitang COVID, nagwawala na. Na-stress na. Napapanik na. Anxiety na. Fear. Pag yan ang napapunta sa inyo, emotional problem, lalo tayong mahirapan gamutin. Subukan po ninyo obserbahan yung mga masasayang tao. Hindi nila pinapansin yan. Day by day, basta sumunod lang sila sa tawag na kalikasan, ligtas sila. Maski ano pang i-prevent, pag hindi ka sumunod sa tawag ng kalikasan, automatic. Huwag ka magtaka. Ba't kayo may sakit? Maraming may sipon ngayon. Maraming may ubo ngayon. Maraming may sore throat. Nangangating lalamunan. Masakit ang ulo. Nagrarayuma. Naglalabasan. Dahil sa panahon. Huwag na, kapag sinabi malamig, huwag na kayo inom ng malalamig. Para hindi na kayo apektado ang iyong kalusugan. Malamig na. Dadagdagan mo panlamig. Na-overdose pa. Diba pag malamig, ang suot natin, jacket. Long sleeve. Pag mainit, ano yung susuot? Shorts. Sando. Yun ang normal. Eh, kaso yung lamig, ininom, pumasok maski, sa loob. Maski sa Hong Kong, kita mo, pag sinabing summer, ano binibenta niyang damit? Pang summer. Oh, pag sinabi niyang winter, ano binibenta niyang damit? Makakapal na mga coat. See? Dito niya makikita. Sinusunod dapat natin nature. Yes. Dito niyo makikita na pag hindi ka sumunod, sinabi maginaw, hindi ka pa nagja-jacket, hindi ka pa naglo-long sleep, giginawin ka. Pag gininaw ka na, anong resulta susunod? Sakit. Ubo, sipon. Kaya ang buhay natin ay nakataya sa nature. Tanda ninyo. Basta, may kasabihan, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Yes, kaya dapat sumunod tayo sa tawag ng kalikasan. Kawawa yung mga na-lockdown, no? Yung iba na-lockdown na kinakailangan, stay home, tama po yun. Pero yun, ng mga hindi naman sanay mag-stay home na walang sakit, na pasali tuloy, yun ang diyan sila magkakaproblema. Sanay siya lumabas, mag-exercise, biglang na lockdown, hindi makalabas, hinahanap-hanap ng katawan, ng anong ginagawa niya araw-araw, pag hindi ka nag-exercise, hindi ka naarawan, adi, ibig sabihin parang kulang, kumbaga sa pagkain, araw-araw tayo kumakain, umiinom, umiihi, dumudumi, natutulog, ay biglang mong tinigilan, walang kain, walang inom.
walang tulog, walang ihi, walang dumi. Ano sa tingin mo sa taong yun? Hospital ang punta nito. Hindi po ba? May sakit at hindi na normal. Yes. Kaya lagi po niyo tatandaan, anumang klaseng sakit, meron pag-asa pa. Dahil may kasabihan, habang may hininga, may pag-asa pa. Yes. Kaya importante sa lahat yung may gana kumain eh. Napakaswerte mo pag may gana ka pang kumain. Ang problema, walang makain. Bakit ka walang makain? Eh walang hanap buhay eh. Mm-mm. Yun hanap buhay. Importante. Bigyan mong pagkakataon na lahat tayo ay may hanap buhay. Sigurado, bawas automatic ang sakit ng tao. Pag walang laman ng tiyan, walang laman sikmura, hindi man pwede lagi naman dilatang kakainin. Preservative yan. Walang sustansya. Pwede dilata, paminsan-minsan, kung may nangyayari hindi maganda, tama po yun, kaysa wala. Pero, kung may mabibili ka sa palengke, sariwa, the best. Yun ang tunay na vitamin na hindi na kayo gaano hahanap-hanap pa. Kasi pag araw-araw kayo namamalingke, kakakatay lang yung baboy, kakakatay lang yung manok, kauhuli lang ng isda. Yun ang tunay na sustansya, maski wala ka nang lalagay ng panlasa. Kasi malasa na dahil siya ay sariwa. Yes. Kami lagi araw-araw namamalingke, lalo na kung ang palingke mo ay malapit lang sa iyong tahanan. Napakaswerte ninyo talaga. Ay sa Amerika, yung mga isda, walang ulo eh. Bakit? Wala naman silang sariwa eh. Parang frozen lahat. Frozen. Buti nga dito sa Pilipinas eh. Pinakamaganda eh sa lahat eh. Mm-mm. Mura na, maganda pa. Sariwa pa. Ay kaso, hindi nyo hinahanap eh. Mamalingki kayo isa, dalawang linggo, tatlong linggo, lagay sa freezer. Wala na sustansya yan. Kaya huwag ka magtaka. Ba't madali kang magkasakit? Nangihina. Di po ba? Yun ang masasabi natin. Bawat isa may kanyang-kanyang cooling system ang ating katawan. May taong takot sa lamig. Kaya mga taong takot sa lamig ngayon, yun ang apektado. Nagkakasakit. Yung mga sanay na sa lamig, yun ang lumulusot. Pero, pagdating ng summertime na tag-init, sila naman ang hirap na hirap. Sira naman ang hirap na hirap. Yung mga sanay sa init, lusot. Hindi sila kasali anuman sakit dumarating. Ang mga sakit sa init, eh, madali. Eh. Alapin natin ano mga sakit sa init sa katawan, mga singaw init. Mga almoranas, pigsa, tonsil, bungang araw, dengue, at saka yung kuliti. Yan, tigdas. Tigdas. Bulutong at tubig. Katgawat. Katulad ng ano, yung face mask, face shield, uso. Tinakpan, ay ang katawan niya mainit. Aba, naglabasan ng mga tagyawat. Napulob eh. Takot-takot. Oh, wala siyang tagyawat. Ay mainit na nga ang katawan niya eh. Binalot mo pa mula ulo hanggang talampakan, balot na balot. Lalo na yung mga nasa hospital, balot na balot, hindi makahinga. Tapos pawis na pawis, pinabayan matuyo ng pawis. Hindi lang yun. Pagod na, tuloy pang trabaho, eh paano hindi magkasakit? Automatic yan eh, maski anong panggapin natin. Tapos naliligo pa bago pag-uwi, pumasok. Maliligo pa. Takot sa dumi. Noong unang panahon ng mga tao, hindi takot sa dumi. Takot mapasma. Mm-mm. Hindi sa dumi. Bakit nga ba tayo naliligo? Para sumingaw ang init ng katawan. Yes, yan ang unang inaayos. Yan ang purpose. Yan ang purpose, maligo. Unang priority. Yung dumi, pangalawa na. Kanina, napadaan ako sa daan. Ang dami ko nakita mga bata mo, mga binata. Walang sapin ang paa. Naglalakad. Short. Oh, sanay na eh. Hindi nagkakasakit. Wala pang face mask. Nakapagtataka. Bakit? Kasi sanay na sila. Sanay-sanayan. Tanda ninyo. Pag anong sanay sa inyo, biglan yung binago, yun ang problema ng mga tao. Hindi natin mapipilit bawat isa. Kanya-kanya yan eh.
pag tayo, hindi tayo sanay mag walang sapin ng paa. Subukan mo walang sapin. Bukas makalaw, may sipon ka na. Masakit na yung paa. Hmm. Kasi malamig yung simento eh. Ay, ito, sanay na. Sa pool ng bata pa, pinasanay na. Tignan mo sa probinsya, pag kumakain, anong ginagamit? Kamay lang. Ang sarap. Di po ba? Masaya. Sabay-sabay kumain. Maski walang plato, basta meron lang banig. Ano ba? Banig, di banig. Ano? Yun, dahon ng saging lang. Ayos na. O, di ba? Masaya sila. Sabay-sabay kumain. Masaya. Yung saya na yan, yun ang sustansya na. Kasama na. At pag ikaw, kumakain, mag-isa, tapos, takot pa. Baka may langaw. Tingnan ko, lumilipad ata. Binabantayan pa yung langaw, isa-isa. O ano nangyari? Hindi ka pa tapos kumain kasi binabantay mo mga langaw na yan. Di nalipasan ka ng gutom. Yun ang problema. Kaya, kung sa natural healing pag-usapan, number one, be happy. Don't worry. May gamot. Ano mang klaseng sakit. Lalo na kung sipon, ubo, lagnat, sore throat. Pag lagnat, inuulit natin si Sir Soli. Anong gagawin? Suka. Pag mataas ang lagnat, kung nasa nuna ng suka, wala ulo. Ang ganda lang pakan. Mga kasingit-singitan, pero pag pinunas mo ng suka, eh siyempre meron kayong nakaabang na tuyong towel para punasan din agad-agad. Kasi hindi pwede siyang matuyo sa ating kabalak. Eh. Ika nga, no? At kumuha ng bulak, pigain sa suka. Pagkapiga, saka nyo ilalagay sa tenga. Mararamdaman ninyo sinisip-sip ng suka yung init, lalo sa ulo, no? Sisingaw doon. At makakaramdam ka ng kagaanan ng pakiramdam. Kasi pag mataas ang lagnat, Sister Peli, ang bigat ng pakiramdam, saka ulo, parang masakit at mabigat. Ay, makukumbosyon. Baka mapatid bang siyang ugat. Yun ang delikado. Pag nakumbosyon na, delikado yun. Walang biro. Oh. Ulitin lang po ninyo, dalawa, tatlong beses, maghapon. Bukas, makalawa, hindi lalabas tatlong araw, magaling ka na. Subok na ating mga ninuno. Dati-dati, hindi ako naniwala eh. Grabe talaga. Puro gamot ang inasahan natin. Hanggang nangangayat na ang pasyente. Nasisira na pala ang sikmura na hindi natin alam. Pero nung sinubukan natin, tinuro natin mga ninuno. Ang ninuno, hindi siya nakapag-aral gaano. Bihira mga nagsipag-graduate. Pero ang pag-aaral nila, mas lamang sa atin sa kanilang experience. May kasabihan, experience is the best teacher. Yes. Kaya dapat yung suka, ituro, isabay, paanong gamutan. Kasi subok na nung ninuno yan eh. Oh, subok nyo. Ang advice naman sa ospital, pag mataas ang lagnat, yelo, punasan mo ang bola, ulo, hanggang talampakan, punas, ang lamig. Giginawin ka dyan. Hindi makayanan. Pero sa suka, tama lang. Yan ang masasabi natin. Ay kung yung pasyente takot na takot sa lamig, di lalo siya nalamigan, yun ang problema. Dahil sobra. Pag sinabi mong yelo, sobrang lamig. Hindi lang lamig, sumobra pa. Yan ang pagkaiba. Nasa sa inyo kung ano ang paniwala ninyo. Kanya-kanya tayong paniwala bawat isa. Buhay ho itong nakataya. Tayong nakakaalam ano ang hiyang sa atin. Ano ang sanay sa atin? Hanapin po ninyong gamot na tumutugma sa inyong karamdaman. Sigurado, malaking pag-asa. Gagaling pa rin kayo. Huwag kayo matataranta. Huwag kayo matatakot. Dahil bawat isa, tayo po'y talagang nakataning na kung talagang kailan mawawala sa mundo. No? Maski anong pampilit taguin mo, pag talagang tatamaan ka talaga. Pero, pagka hindi ka, may kakilala ako, no, si Sir Soli. Buntis. Ay gustong ilaglag. Talon ng talon, lalong kumapit.
Matibay eh. Matibay matres, hindi mahulugulog. Hindi makunan. Oh, di ba, wag buntis, bawal ka talon ng talon, lalo na eh, first 3 months. Ah, ito naman, mababa, very sensitive. Kaunting galaw lang, kaunting ubo lang, kaunting akyat lang, ayan, nagdurugo na, parang kukunan na. Oh, that means to say, magkaiba, kanya-kanya. Yan na ibig sabihin. Okay? Okay, yung mga gustong tumawag dito po sa ating himpilan para makapagbigay ng magandang kwento patuto sa pag-ayos ng mga karamdaman, i-dial na po 8812-6277 at yung 0945-703-2000. Agapan na po yung pagtawag, huwag natin gawin last 10 minutes para hindi natin mapandali ang mga kwento, no? Kailangan namin na inyong patutuo para mabuhayan ng loob yung mga nakikinig po dito sa ating himpilan pinagpala. Nakapares yung problema at paano nyo naayos at anong produktong kristal ang ginamit. At maganda niyan, naririnig tayo hanggang sa ibang bansa sa pamagitan po ng pakikinig ng radio streaming ng internet. At dun, hanapin ang www.deltabroadcastingsystem.com 1-2 PM, Monday to Friday. Meron pa akong isa, www.iradioportal.com. Hanapin ng Luzon, hanapin ng AM, bago D, WXI 1314 kHz, 1-2 PM, Monday to Friday. Meron din tayo sa YouTube at Facebook, hanapin ng Delta Broadcasting System. Pag ito'y araw-araw niyong pakinggan, sigurado magkakaroon kayo ng kaalaman tungkol sa natural healing method in case of emergency. Hindi po kayo basta matatakot dahil sa inyong kaalaman at lalo lalakas ang loob kung may naka-standby na Crystal Herbal Products. Kayo na po mag-jet down ang ating pag-uusapan. Lalo na yung mga nagbibigay ng testimony, baka sakali meron sa inyong pamilya ganun na ganun din ang sitwasyon, makakatulong din. Gawin mo rin, gayahin mo rin ano niya ginawa, siya'y gumaling. Lalo na kung pag-usapan ay external lamang ang ating gamutan, ang Crystal Herbal Oil. Yung mga gusto magpapakuna, siguruhin ninyo, may baon kayo ng Crystal Herbal Oil. Para mapahid agad sa tinurukan. Hindi lang dun, pati sa braso, buong braso, leeg, dibdib at likuran, lahat-lahat na. Punas ng punas. Hanggang, lalo na kung masakit, hanggang di tumigil ang sakit, hindi mo siya titigilan. At wag talagang iinom ng malamig. Naku, Sister Feli, may kapitbahay ako, sinabihan ko siya, hindi nakinig. Biro mo, sabi ba naman sa akin, isang baso lang naman daw ininom. Ang reaksyon, ginagnat ng 5 araw. See? At hirap na hirap, pati ulo sumakit. Ay na, pasman tawag yun. Ayaw maniwala eh. Alam po ninyo, hanggat hindi niya nasubukan, ayaw maniwala, wala tayong magawa, malas lang siya. Swerte na, tinuturo na sa kanya, ayaw pa niya. Wala tayong magagawa, yun ang sinasabi natin eh. Kung talagang kakapit kang sakit, papupunta sa iyo, maski sino pa nag-advise, ay ayaw siya magkinig, ay di tinamaan din ang sakit. Siguruhin ninyo ha, yung mga gusto magpabakuna, number one, wala kayong lagnat. Wala kayong anumang klaseng infection, ubo, sipon. Dahil baka hindi makayanan ng inyong katawan, lalo kayo lalagnatin. Yung lagnat, walang biro, ayusin nyo agad-agad. Bakit ito in-injectionan, bakuna, hindi nilagnat? Bakit ito nilagnat? See? Magkaiba. Mahina ang inyong katawan, kaya ka nilagnat. Parang bata eh, kala mo? Yung mga bata, mga 2-3 taon magtutubo ng ngipin, 1-3, yung iba nilalagnat, yung iba hindi. See? Kanya-kanya. Yung iba, infant, 3 buwan pa lang, diretso ng kanyang ulo. Ito, 4 buwan, tabingi pa eh. Ibig sabihin, yung dumiritso agad ang ulo, maaga pa, malakas ang kanyang puso. Kita agad eh, kung ano nangyayari, yung bata na yan. Ganon din sa gamutan in natural healing. Kitang-kita, number 1, pag may sakit isang tao, tignan po ninyong kanyang dila.
Tignan po ninyong kanyang ihi. Ang kanyang dumi, ano itsura? Hindi normal. Halimbawa, dati-dati, wala kang sakit. Anong klaseng ihi mo? May bula ba? Wala. Mabula-mabula? Eh, mabula, no good. Oh, kita na. Anong kulay ang dila niya? Karamihan yung walang sakit, anong kulay? Anong hugis? Ano itsura? Ah, ba't ito, iba? Pulang-pula. Magaspang pa. May problema. Hanggang na walang ganang kumain. Kung walang ganang kumain, di ba may nagpatotoo si Sir Soli? Kuskusin lang ng Crystal Herbal Oil ang dila. Tsaka yung may ilong, nagyan ng bulak na may Crystal Oil, siningot-singot. Nagkaamoy, nagkalasa. Oh, walang amoy, lagay mo sa ilong, sa loob, singutin. Lagay mo sa labas, kuskusin, para ka nagtatangos ng ilong. Automatic, maski sa loob ng organ nyo may maga, sa labas lang po nyo punasan ng Crystal Herbal Oil. Huwag ka lang magtipid. Yung mga may high blood, huwag lang magtipid, maglagay. Yes. Yung mga may high blood, batok ang bantayan. Mga high blood, malapot ang dugo. Sobrang lapot, huwag umakit sa ulo, delikado. Pag umakit sa ulo, medyo mahirapan na tayo manggamutan. Yan sa pinaka-sentro, pinaka-main eh. Oh. Pag mga anemic naman, leukemia, sumobra naman labnaw ng dugo. Balakang naman ang masakit. Kita agad eh. Lalo mga kababaihan. Pag malapit ng monthly period, meron pasa-pasa naglabasan. Ibig sabihin, red blood cell mo hindi balance. Malabnaw din ang dugo mo. Number one, huwag ka magpuyat. Dinuguan, pwede. Pwede sa kanya. Oh, kanya eh. Kitang balance, sobrang lapot, high blood. Sobrang labnaw, low blood, anemic. Sabihin, balance na talaga ang kailangan. Huwag sobrang lapot, huwag naman sobrang labnaw. Sa pagkainan, ganun din eh. Huwag ka sobrang alat ha, huwag naman sobrang tamis. Tamis at alat kailangan natin bawat isa. Mm-hmm. Kung walang sakit. Mm-hmm. May sakit lang, dyan lang tayo magkocontrol. Magbabawas. O, parang bagyo. May bagyo, dyan lang tayo wag lalabas. Eh, pag walang bagyo, pwedeng lumabas. O, yung pagsabi lockdown, hindi man pwede habang buhay lalockdown. Yung may sakit, yun ang wag lumabas. Kailangan mag-ano, self-discipline. Masama ng pakiramdam, wag nang tumuloy. O, automatic yun. No? Nung payalam na natin. Kaso yung iba, matigas ulo. O, ayun ba? Matigas ang ulo, bigyan mo ng experience. Pag naka-experience na siya, nahirapan na, o oh, sige, susunod, ayoko na. Automatic, ganun lang yun. Yun ang masasabi natin. Kasi, pag pinilit, nangungusumi, pati kayo may sakit. Gusto mo siya tulungan. Ayaw naman niya, anong gagawin? Kumsumisyon. Kumsumisyon ka lang. Ayan. Kumsumisyon ang labas. Kaya pag nagtayo tayo, eh, kung nagpatayo tayo sa ating gusto natin matulungan, kung ayaw makinig, eh, wala tayong magawa. Kesa naman pati ikaw, kung sumi mo sarili, magkakasakit ka din, di ba? Karamihan yung mga senior, eh. Worry-worry sa mga apo, sa mga anak, sumobrang worry. Sila naman apektado ang kanilang kalusugan. Kasi worry ng worry, eh. Pag sinabi mo emotional problem, doon manghihinang inyong sistema ng inyong mga organ. Doon madaling kapitan kayo ng sakit. Pag emotional problem ay wala, yung mga salitang saman loob, hinanakit, galit, lungkot, stress, anxiety, depressed, fear, buong mundo, fear. Okay. May makuha ka ba, fear? Sister Feli, meron tayong first caller na magbibigay po ng magandang patotoo tungkol sa Crystal Herbal Oil at Crystal Noto Green ng taga Caloocan. Si Sister Corazon Ranido. Hello, Sister Corazon. Good afternoon po. Good afternoon, Sister. Yes, ano maganda share natin? Nung na-hospital po ako, may higit 2 buwan. Mm-hmm. Tagal ah. Hindi ako, na-cardiac arrest po kasi ako. Ah, okay. Ngayon, yung paa ko, namanas ako. Hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos, nung nasa ospital kami, bumili kami ng herbal oil. Crystal Herbal Oil. Yung malaki. Mm-mm. Nakatatlong ano ko noon. Mm. Kasi araw-araw, pinupunasan ng husband ko. Yung legs ko, katawan. Mm-mm. Pag-uwi ko,
sa bahay. Nag-wheelchair na ako pero araw-araw pa rin nag-ano ako. Nag-aplos ka pa rin. Opo, sa awa ng Diyos, hindi na po ako nag-wheelchair ngayon. Ayun. Pag nag-aplos ba sa inyo, sister, eh, ano ba nararamdaman mo? May kaginawaan ba? Opo, opo. Ayun. Kaya gustong-gusto mo talaga ma-aplosan. Opo. Sa, hanggang ngayon po, ano, nag-aplos pa rin po ako. Mm-mm. Tuloy-tuloy po latin lang. Tapos, sister, nag-high blood ako. Mm-hmm. Tapos, nag-200 nga, nag-180, gano'n. Mm-hmm. Ngayon, pumili ako ng Notogreen. Mm-hmm. Nag-130. Lumaba naman. Opo. Mm-hmm. Ano ba yung pwede bang itire-diretso ko? Depende kung yung batok nyo araw-araw haplosan ng crystal herbal oil. Mm-hmm. Pag nag-normal, pwede mo na ipahinga kahit papano ipahinga yung Notogreen. Pero yung B1, B6, lalo na. Ilan taong ka na? 64. Pwede, i-stop na muna. Mm-hmm. B1, B6 na lang ituloy niya, Sister Feli, kasi cardiac arrest siya para yung mga ugat sa puso, sa lahat ng parte ng katawan ay mabigyan ng tibay. Yung nakakabara sa puso, nakakabara, nakaka-high blood, yun lang iwasan nyo. Opo. Yun ang gamot talaga. Opo. Kasi yung pag-iwas. Anong gamot binigay sa iyo, anong mang injection binigay sa iyo, anong mang prevention, pero ikaw pa rin ang gumagawa ng mga pagkain na hindi dapat kainin pang pa-high blood yan, ay talagang balik-balik na walang katapusan. At saka, sister, anong dapat gawin po dun sa creatinine na tumataan? Kasi nagda-dialysis po ako. Crystal kidney pills. Crystal kidney, kidney pills. Yun po, iinumin nyo before meal bago kumain. Ilan po? Meron naman instruction doon. Basahin na lang po ninyo. How many times a week ang dialysis? Dalawa po. Kailan ka nagsimula? Noong April, ganun. Last year? Hindi po, 2021. Oh, last year na. Last year. Bakit ka nagtanong ng kidney? Alam mo, kidney kadalasan sa gamot eh. Pag marami kayo ininom ng mga synthetic paracetamol, ingat kayo. Lalo na kung inom kayo ng gamot na walang laman ng tiyan. Kasi po yung kidney, liver, tatamaan. Opo, yung kasi nung tumataas yung BP ko, binibigyan ako ng Western medicine. Huwag na niyo banggitin yung brand, ha? Opo, hindi po. Mm-mm. Kaya gusto ko pong yung mga sa herbal. Dapat yung mga umiinom ng mga paracetamol, antibiotic, nung maraming nagkasakit, lalo kung maraming araw, kailangan agad-agad inom ng ano ba yun? Ulcer? Ano ba yun? Ano, meron tayong gamot para sa sikmura eh. Oo, yung ulcer. Stomach ulcer na nilalaga. Stomach ulcer. Meron po doon sa store niyo. Meron din nung gamot mga yan. Lalagay mo lang sa sabaw, manok, para prevent ng inyong sikmura na hindi madaling kapitan ng sakit. Kasi ang sikmura natin, no, pag mahina, doon madaling kapitan ng sakit eh. Pag ang sikmura mo ay malakas, matibay, ay hindi madaling masira, hindi magkakasakit. Yun lang. Makikita ano po yung iano ko yun sa chicken na sabaw? Hindi, pero yan, pwede mo ihalo. Ihalo daw. Pero mas maganda hindi na ihalo. Puro na lang inumin yun para mabilis. Mm. Pero unahin na ayusin yung kidney niya kasi hindi rin pwede sobrang daming sabaw at tubig eh. Yung kidney pills. Opo. Mm-mm. Kidney pills na lang bibilin ko. Opo. Tsaka B1, B6. Opo, opo. Kidney pills before meal yun, ha? Before. Dapo, haplos mo pa rin ang crystal balo sa likod ng bewang papuntang pusod para matulungan. Lilista ko po. Opo, kidney opo. Pill. Kailangan maraming ihi araw-araw na ilalabas. Nakakaihi ka ba? Umiipa po ako. Ha? Umiipa po ako. Marami? Opo. Oh, good. Kasi pagka mga nagda-dialysis, hindi makaihi eh. May limitadong pag-inom eh. May diba? De, pang nainom na niya Sister Feli yung crystal kidney pills, bababa na yung creatinine niyan.
Magiging maayos. Kasi meron kami, meron tayo. Yung mga hindi makaihi, mahina, inom ng inom, hindi pwede makaihi, diuretic, meron tayo. Ibang klase naman. Ibang klase naman. Anong pangalan po? Diuretic. Diuretic. Pero nakakaihi naman siya, Sister Feli. Oh, kung mahina, kung mahina. Hindi makaihi. Alam mo, pagka ang kidney problem, isang tao lumalala, kitang-kita, pabigat na pabigat, automatic ang kanyang katawan. Maski payat na payat siya, pero ang bigat. Dati-dati, kaya ko pang kalgayin nyo, no? Halimbawa. Eh, ba't ngayon, pumayat siya, lalong mabigat. Ah, that means to say, medyo lumalala na ang kanyang sakit. Yan, kita agad. Sir, yung kidney pills before meal. Opo, opo. Three umaga, times a day po yun. Umaga, tanghali, gabi. Opo, opo. At saka day by day, kailangan be happy, ah. Huwag ka masyadong opo. Worry, ah. Importante, aksyonan nyo yung inyong problema. Aksyon, hindi iniisip. Kilos. Oh, alisin ang takot. Minsan kasi po, nag-iisip. Oh, pero wala naman natutulong yung pag-iisip, di ba? Pero kung kuminos tayo at nagiging maayos naman, eh, ika nga, eh, kay Lord na lang tayo. Ika nga. Prayer lang. Prayer lang. Katapat. Opo. Hindi ka na mag-iisip, ipipray mo na lang, no? Bumibili sa ano po, sa bira mo, sa Victory. Victory Mall. Oo, kasi kataga Caloocan si Sister Corazon. Anytime naman, kung meron kayong uutusan, bigay mo na lang yung valid ID na Xerox at isulat nyo kung kailan kayo nag-share at sino yung pinapakuha nyo para mabigyan kayo ng konsuelo, Sister Corazon. Opo, opo. Sige po, salamat and God bless. Thank you po, God bless. Okay, yan ang ating unang caller. Tsaka gusto magbigay ng mga katanungan, no? Para mabigyan daanan ni Sister Feli, tugmang payo, tugmang gamot hanggang alas dos ng hapon. Agapan na po yung pagtawag. 8812-6277 at yung globe na 0945-703-2000. Bago natin bibigay huling bahagi nating programang Kalusugan mula sa Kalikasan, mga paalala ni Brother Loreto. My dear friends, doing your best in sales is better than just an ordinary employee. Besides... Excuse me, ma'am. Nagka-problema tayo. Bakit? Pangalawang araw pa lang ng seminar, marami ng problema. Iba't ibang sakit. Ah, handa tayo dyan. Sige, anong problema? Yung isa, kumikirot at namamagaraw ang leeg. Okay, ito ay ipinom mo. Yellow tablet. Yung isa, nananakit ang likod. Yung isa ho, nangangati sa balat. Ito, yellow tablet. Ho, eh may nag-ELBM, ma'am. Yung isa, ang problema, UTI. O yan, ipainom mo ka agad. Yellow tablet na naman? Iba-iba po ang problema at sakit. Bakit puro yellow tablet lang? Eh, meron pa bang ibang susugpo sa iba't ibang infection? Yellow tablet lang naman. Ipainom mo na. Opo, ma'am. Nainom na nila. Eh, ano pang problema? Maingay po sila, ma'am, kasi wala nang problema. Iisa lang ang comment nila. Ma'am, kahit o maraming infections, di na kailangan ng maraming iba't ibang gamot. Yellow tablet lang, wala na iba. Hindi ako maalis ng bahay na hindi nakahanda sa mga emergency necessity. Kaya Crystal Yellow Tablet lang, baon ko, walang iba. Subo ko na ito at ng aking pamilya. Crystal Yellow Tablet lang, wala ng iba. Subo ko na ito. Subukan nyo rin. Crystal Yellow Tablet lang, wala ng iba. Kasya sa bulsa, magaan sa bulsa. Oh, Mare! Mauna ka na? Mabagal na ako. Pahinga muna ako. Mare, malapit na tayo. Mauunahan tayo mga senior. Bakit ikaw, Mare? Parang di nagbabago. At ang lakas mo pa. At parang healthy. Anong meron ka? Anting-anting, no? Wala akong anting-anting. Meron ako Crystal Herbal Fungus. Ano yun? Ang Crystal Herbal Fungus ay natural organic hormones. Pinalalakas ang resistensya at binabalanse ang lahat ng organs upang maiwasan ang pagkakasakit. Inaalagaan at nagbibigay sigla sa mga pangunahing internal organs tulad ng puso, baga, kidney, lungs at lapay. Kaya nananatili akong masigla at malakas. Uminom lamang ng isang capsule 3 times a day for prevention bago kumain. 2 to 4 capsule na
naman 3 times a day bago kumain sa anumang cancer na ayaw magpa-opera. Kaya ito ang resulta. Pag healthy ka, malakas at masigla. Higit sa lahat, beauty pa! Narinig ko lang ang kwento mo. Lumakas na ako. Di lalo kung susubukan ko pa. Tsak yun! Lalo akong gaganda. Tama! Ang Crystal Herbal Fungus ay nagpapagaling din sa mga bukol-bukol, piksa, cyst o mga sintomas ng cancer. Basta Crystal Herbal Fungus, mga bukol, inaayos. Panlaban sa lahat ng sakit, nagpapalakas, nagpapasigla, at nagpapaganda. Crystal Herbal Fungus, ipinamamahagi ng FGO Herbal Foundation. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa kanilang telepono 853-0917, 852-0919. Nilagdaan ng Pangulo ang batas na nagbibigay ng benefits sa mga balik scientist. Ang batas ay nagbibigay ng pangikayat at tulong sa mga Pilipino scientists, experts, inventors at engineers na babalik sa bansa. Nilagdaan ng Republic Act No. 11035 kasunod ng pagpapatibay nito ng Congress, ang batas ay nagbibigay ng mga benefits at pribilehiyo sa mga scientists, inventors, technologists o innovation experts na Pilipino upang mahikayat at suportahan ang kanilang paglahok sa pagdevelop ng mahalagang teknolohiya. Ang Department of Science and Technologies ang magpapatupad ng programang ito. Tangkilikin ang sariling atin. FGO Herbal Products ang gamitin ng FGO Herbal Foundation. Available at yung mga Crystal Herbal Products kay Sister Nene Gaupo ng Hulyang Compound, Santana Subdivision, Barangay Dolores, Taytay Rizal. Kay Sister Antonina Villanueva ng 182 Trapiche Road, Barangay 6 ng Tanawang, Batangas. At ganun din sa lahat ng sangay ng botika sa Paso. Available at yung mga Crystal Herbal Products. Venus, dyan po sa labas ng market. Pwede kayo tumawag cellphone number 0917-835-1076. Kay Sister Matilde Cristobal naman, bukas din sila, Lunes hanggang Linggo, dyan po sa May Guadalupe Commercial Complex. Cellphone number 0927-518-7300. Yung mga taga-Lipa, Batangas, andun na po ang ating mga produktong Crystal. Luz Pharmacy, Lipa, Batangas. Kay Dr. Relianas naman, matatagpuan din ating mga produktong Crystal. Butika Lianas, mga taga-Binangunan, Rizal. Botanica, Limerbeck Shop, yung mga taga-Tibag, Baliwag, Bulacan. Available din kay Dr. Bordador, Pharmacia Bordador, MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan. At meron din tayo kay Delia Estrellado, dyan po sa May Limay, Bataan. Ganon din kay Glenda Grocery, Erlinda Domingo, number 6 Emilia Street, San Carlos, Maribeles, Bataan. Lahat ng sangay ng San Antonio Drugstore, San Fernando, Pampanga, lahat ng sangay ng Mandarin Drugstore, available din, lalo na sa tapat ng PGH. Sanapin ang Pharmacia Fatima. Diyan po, matatagpuan natin mga produktong Crystal. Okay, mga gusto magbigay ng katanungan, 8812-6277. At yung katanungan ni Sister Josie Nantondo, 21 years old, na babae, pagkaligo daw niya, namumula daw yung mukha at may pantal. Ito ba ay sa sabon kaya? Anong dapat niyang gawin? At anong dapat inumin? Malamang, depende. Kung subukan mo paltan sabon, alam mo yung mga may skin problem, the more sabon na mabango, the more iiwasan ninyo. Chemical yan eh. Kaya yung bawal yung sobrang bango. Pati damit niya, pag sobrang bango, amoy mo lang, babahin ka na eh. May taong hindi sanay amoy ng mabango. Lahat na sabihin na over, sobra, doon nakakaramdam na hindi maganda. Pwede baguhin ninyo yun. At lalo-lalo na pagka skin problem pag-usapan, mag-cleansing at yellow tablet. Walang iba. Crystal yellow tablet ang atin panlaban. Pero pag naliligo, biglang namumula ang mata, biglang namumula, ibig sabihin lumabas yung singaw. Mm-hmm.
Huwag lang may kasamang Makati. Pag wala, labas na singaw, lumabas. Mm-hmm. Okay? O kaya nalagyan ng sabon yung mata. Pwedeng mamula. Ika nga. At dito naman kay Sister Tina ng Rizal, ang tanong niya, saan ba makakabili ng Crystal product sa Antipolo, Rizal? Prime drug store, Antipolo. Diyan sa may bowling center. Malapit. Oh, okay, at tumawag sa 696-1259. Tawag ko yung nasa unahan, number 8 ba, number 7. Tawagan na lang PLDT. 696-1259. Okay, 697-0310. Sa may North Imperial Bowling Center, Antipolo, Rizal. Ayun, malapit doon. Si Sister Mirna San Pedro, Laguna, 75 years old. Di daw makatulog kasi masakit ang likod at sinisikmura. Ah, sinisikmura, yun na stomach ulcer. Yan na ho, at saka yung sikmura. Alam mo, pag tayo po'y lagi nagwo-worry, sikmura, apektado hanggang ulo yun eh. Kaya yung mga emotional problem, tanggalin na. Prayer na lang, kapalit natin. Mas mabisa, mas mabilis, mas matipid. Iwasan na po ninyo, pag sikmurang problema, lipas gutom. Iwasan na rin mga maasi, mga kalamansi, lemon, mga juice. Kalaban din, ha, mga mahinang sikmura. Maasim, anong pagkain maasim? Sangkis, kalaban din ha, sa mga mahinang sikmura. Sangkis at saka gatas, bawal pagsabayin. No good. Mm-mm. Ang resulta sa katawan. Susuka yan. Susuka. Parang poison ang labas. Ang tawag dito, combination of the food become poison. May mga pagkain na hindi dapat sila dalawa ay magkasama. Parang langis at tubig ay huwag mo ipagsasama. Talagang magkakaproblema. Yung mga maaasim, bawal, kahit anong klaseng maasim, bawal sa gatas. Yun. Para may alam kayo, no? Sister Seni ng Pasay, 68 years old, may problema daw siya sa atay. Anong dapat gawin? Atay, seafood ang kalaban, yung mga shell. Araw-araw, may red tide shellfish, mga halaan, talabaya, mga ganun. Yes, tahong. Ang kalaban. Nuts, lalo na, any kinds of nut, walnut, kasuid nut, peanut, yan, kalaban din yan. Meron tayong Miracle L para sa liver. Except, kung mataas ang SGPT, SGOP, kailangan pa siya sa main office para mabigyan ng lunas. Ayun, meron pa isang karagdagan babae, lalaki, na gamot. Babae, lalaki. Babae. Pag lalaki, karamihan, pag atay, alak ang pinagagalingan eh. Hmm. Ang atay ay nasa init. Automatic, painit ang organ na yan. Okay? Fatty ayun. Liver. Meron tayo mga may fatty liver, may liver problem, hepa A, hepa B. Yun, napakaganda. Milaklay L, L as in liver. Okay? Kay Sister Solita, 71 years old, taga-Antipolo. Nature herbs, 3 to 4 times a day, nature herbs. Oh, meron na tayong nature herbs, ay mga talagang dati naghahanap ng nature herbs natin, kaya baka hindi nyo alam, sa mga FGO Foundation, pwede na kayong pumunta. Kay Sister Solita, 71 years old, taga-Antipolo, masakit daw yung varicose vein niya. Tapos siyempre malamig pong panahon. Kahapon, may nagpatotoo, di ba? Tiyaga lang siya ng haplos, painitin mo yung Crystal Herbal at saka mong punas ang punas. Ang kalaban yung kababasa. The more nagbabasa, the more nagagali mga ugat. Kasi yan ang pinagalingan na dati, halimbawa, kapapanganak lang, tapos naglalaban na, yun, labasan mga ugat na yan, napapasma, kalalakad, pagod na pagod, katitindig, mga gwardiya, mga guard, uwi, magbabasa na, maliligo na. Mas mainam ang pagligo, talagang tamang oras ay sa umaga is the best. Pagkagising sa umaga, kumain muna bago maligo. Ah. Hindi yung may antok, maliligo na. Ipasma na naman po yan. Crystal Herbal Oil lang ipunas mo na matagalan. Tsaga-tsaga at bawasan na lang ang paghuhugas ang hugas. Tsaka vitamin B1, B6 po. Kailangan inumin na po ninyo 3 times a day. Okay. Last question natin. Sister Helen ng Nabotas, 47 years old. May ugong ang kanyang tenga. Crystal Kidney Pills. Mm-hmm.
Crystal Herbal Punasan, palibot ng tenga. Alam mo yung kidney, hindi lang alat ang kalaban. Mas grabe yung manghang. Kaya, naku, yan pa naman ang uso, Sister Feli. Yung mga matatakaw sa manghang, ingat ha, baka masobrahan, kidney apektado. Kaya iwas na. Pag kayo umiihi, masyadong mabula ang ihi ninyo, ingat na rin. Hindi magandang sinyales. Pag kayo po laging may takot, may kinatatakutan, kidney din hihina, automatic. Kaya pag tayo po masaya, nako, mahirapan pasukan ng sakit. Dahil masaya ka eh. Maski may rayuma ka, hindi mo na napapansin. Misan din na napapansin. Yes, kaya prayer, isama natin. Mm-hmm. Pinakamabisa, pinakamatipid, at pinakamabilis. Walang mangyayari kung kayo po ay laging may kabakaba, may takot, ika nga. Walang mangyayari pag kayo po ay laging na-stress itong COVID na ito. May makukuha ka ba pag na-stress ka? Wala. Gumagaling ba ang sakit mo? Hindi, lumalala. See? Basta pag may sakit, hanapin ang gamot para paano kayo gumaling. Eh di tapos, kagaling naman eh. Lahat naman tayo nakakaranas ng sakit ha. Sino ba yung pinanganak sa pool ng pinanganak na hindi siya natamaan ng lagnat? Hindi siya sinisipon maski isang beses. Hindi siya inubo, impossible. Pero may gamot. Saan siya hiyang, yun ang gamitin. Ganun lang naman. Ayun. Kaya ngayon, mas maganda pagkatas maligo para hindi masyado tayo malamigan, haplosan ng Crystal Ball Oil sa sikmura, sa dibdib, sa puson pataas papuntang pusod at mula sa likod ng bewang at buong likod. Gawin na lang lotion lahat. Sabi nga nila Sister Feli, hindi lang po gamot daw ang ating Crystal Ball Oil, pang beauty pa. Kasi medyo yung iba sa mukha pinapahid, natatanggal ang kulubot-kulubot nila. Lalo na ngayon taglamig, kumukulubot ang balat ha, nanunuyot yung iba, no? Nagkakaroon ng kaliskis daw. Kaya yung Crystal Ball Oil makakatulong din. Lalo-lalo na, lagi yung haplosan sa sikmura. Mm-hmm. Leeg, dip-dip, likod. Maski 5 minuto man lang kung tinatamad, preventive to. Yun ang kagandahan sa Crystal Herbal Oil. External lamang. Walang side effect, walang delikado. At kailangan lagi kayo may bit-bit, may baon sa mga kayo naroroon. Para na rin kayo may bit-bit na butika kasama na. At kasama pang manggagamot dahil ina-action na eh. Mm-hmm. Yun ang kagandahan. Ang kagandahan ng produktong Crystal, isang araw mo lang gamitin, may resulta na. Maski 5% man lang ginawa, ibibigay sa inyo, kitang-kita na. May pagbabago. Kaya bawat isa, makiramdam kayo. Anong mang gamot na ininom ninyo, anong mang gamot ginawa sa inyo, hiyang ba? Sanay ba? Tugma ba? Kayo nakakaalam dahil kayo may katawan. Kung magandang resulta, abay di tuloy, yun lang naman kailangan para gumaling. Pero pag hindi maganda, lalong lumalala, adi palitan, kayo nakakaalam, kayo may katawan. Yan ang masasabi natin, layo na natural na pamaraan. Pag kayo po may sakit, lugaw-lugaw mo lang kain. Huwag na yung mga matitigas. Yung para... Tsaka yung lugaw, yung plain, hindi yung lugaw na goto, may mantika. Ay, hindi pwede. Mamantika. Yung mga may ubo, mantika ang kalaban. Lalong kakapal ang klema ninyo. Hintay mong gumaling, tsaka na bumawi. Yung may ubo, kalaban din gatas. Huwag muna. Ha? Yan ang masasabi natin. Yan ang natural na pamaraan. Obserbahan ninyo. Totoo ba o hindi? Kung gusto nyo, eksperimento ninyo. Hiyang-hiyangan lang eh. Tugma-tugmaan. Sanay-sanayan. Be happy. Don't worry. Tandaan, may gamot ang COVID. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo matakot. Kung isa man sa pamilya mo may sakit, gumaling. Yung isa naman tinamaan, gumaling naman eh. Yung isa naman tinamaan, ay gumaling na naman eh. Ano pang problema ninyo? Ang masama, may sakit, hindi gumagaling, lumalala, hanggang nawala. Yun ang malaking problema. Ayun. Pero, tanda ninyo, prayer, 40% agad ibibigay sa atin kasi masaya tayo eh. Yung pag kayo po lagi na stress, lagi natatakot, lagi nakakaba, lagi napapanik, anxiety, walang gamot sa butika, buong mundo mong hanapin. Wala.
pag-attend natin ating gawain tuwing Martes, tuwing Sabado at magkinig lagi dito sa ating programang Kalusugan mula sa Kalikasan. Ito lang himpilang pinagpala. Nako, sigurado, ligtas tayong lahat. Walang problema. Iyan ang masasabi natin. Alisin na po niyo yung stress para hindi na madagdag ang sakit. Wala tayong oras. Ito po niyong lingkod. Sister Feli Gayong, thank you very much and God bless. Ito naman po yung lingkod, Sister Soli Gaili. Nagpapaalam na po, nagpapasalamat sa inyo walang sawang makikinig sa aming programang Kalusugan mula sa Kalikasan. Ang tabayan na po susunod na programang Gospel Music, Meditation, Psalms, and Proverbs. Mag-Crystal Herbal Oil tayo sa araw at gabi at sa tuwing kinakailangan. Crystal Herbal Powder din sa lahat ng oras upang tayo ay maprotektahan. Mag-Crystal Herbal Oil tayo sa araw at gabi sa tuwing kinakailangan. Mag-Crystal Herbal.